hindi pa ako lubusang gumaling mga idol, ngunit kinakailangan kong mag-upload kahit na paunti-unti. Maraming salamat sa mga nagdarasal para sa aking karamdaman, para sa aking paggaling. At maraming salamat din sa mga nagtiyaga na naghihintay sa ating mga upload. Kayo po ang tunay natin na mga idol at tunay na pamilya. Maraming salamat sa inyo at mabuhay po kayong lahat. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang grupo kasi nitong si Paing ang nauuna sa kanilang hanay, samantalang ang mga nailigtas nilang limang mga kalalakihan ang nasa gitna, at si Manong Takor naman kasama ang dalawang mga batang paslit ang nasa hulihan. Mukhang mas lumapit pa ang mga ito sa atin. Pakiramdaman ninyo ang buong paligid. Tumigil naman agad ang mga antingero sa kanilang paglalakad at mariin ng nakikiramdam doon sa mga damuhan at mga kakahuyan sa paligid. Samantalang ang limang kalalakihan na kasama naman nila, mabanaag mo agad sa pagmumukha ng mga ito ang takot na hindi mawari. Agad na bili ni Manong Takor sa mga ito. Huwag lamang kayong lumayo sa amin. Magtiwala kayo. At Utoy, ibibigay ko sa iyo ang misyon para bantayan ang limang kasama natin. Huwag mo silang iwanan kahit na ano paman ang mangyayari. Agad naman na tumango ang bata. Ngunit nanatili itong tahimik at patuloy pa rin na nakikiramdam. Lumipas ang ilang mga segundo, nakakabingi na ang katahimikan sa kanilang kinaroroonan. Sina Buno at Manong Takor, ramdam na ramdam at amoy na nila ang mga presensya ng mga nilalang. Ngunit hindi pa nila iyon makita. Ilang sandali lamang, napansin itong si Manong Takor na gumalaw ang mga dahon doon sa kanilang kaliwang gilid at napatitig ang matanda dahil may nasipat siyang hindi mawari na nilalang. Hulma kasi iyon ng tao. Ngunit lumusot lamang ang kanyang paningin at malaking bulas ang pangangatawan nito. Gayunpaman, alam ng matandang aswang na balakid at banta iyon sa kanilang buhay, mabilis na kumilos itong si Manong Takor at wika din ito sa kanyang mga kasama na sa mga pagkakataon na iyon napapasigaw na ang matanda. Umaatake na sila! Humanda kayo at mag-iingat sa mga nilalang na ito dahil mayroon silang kakaibang kakayahan. Nagpalingon-lingon agad ang mga antingero dahil ayon kay Manong Takor, umaatake na ang mga nilalang. Samantalang wala naman silang nakikitang anumang mga nilalang ang nasa paligid. Mabilis na inatake ni Manong Takor ang mga nasipat na mga nilalang. Hindi masyadong nakikita ni Manong Takor ang mga ito. Kahit nakatirikan pa ng araw, hindi niya mawari at maintindihan kung anong uring kakayahan meron ang mga ito. Masisipat lamang kasi ang mga katawan ng mga ito sa tuwing matamaan ng sinag ng araw. Sa kanilang kinaroroonan kasi, mas malawak ang lilim sa buong paligid dahil sa mga nagsilakihang mga puno ng kahoy. Sa tingin ni Manong Takor, kahalintulad ang mga kakayahan ng mga ito sa mga mutya ng tagulilong. Ngunit ang nakakalamang lamang kay Manong Takor, kahit na nahirapan siyang masipat at makita ang mga ito, amoy naman niya ang mga nilalang. Kaya natuntun pa rin niya ang mga ito at pinagkakalmot. Mabilis naman na tumalon patras ang dalawang mga nilalang na inaatake ni Manong Takor. Samantalang itong si Pedro, ang isa doon sa tatlong mga antingero, biglang napaigik na lamang ito at tumilapon ng maramdaman ang pagtama ng hindi pa niya mawaring bagay sa kanyang ulo. Parang kalmot na suntok ang tumamang iyon. Ramdam agad nitong si Pedro ang kakaibang sakit at pagkahilo. Agaran din na dumugo ang kanyang natamong sugat sa kanyang ulo. Gulat na gulat ang mga antingero. Ngayon, nakakaramdam sila ng mga presensya ng mga nilalang sa paligid. Ngunit wala naman silang nakikita. Paglingon nitong si Paing para sana tulungan ang kanyang kasamahang si Pedro, bumungad sa kanya ang dalawang mga mapupulang mga mata. Nasipat na niya
ang hulmanang nilalang na sa mga pagkakataon na iyon nakatayo lamang sa kanyang harapan. Nawindang ang isipan nitong si Paing dahil lumusot lamang ang kanyang paningin. Ngunit nakikita niya ang hulmang napakalaking bulas ng nilalang at ang mga mata nitong kulay pula. Dito na nakakaramdam ng takot itong si Paing. Ngunit gayon paman, agad nang itinaas ang kanyang pinatalas na buto galing sa hayop na asopra para sana atakihin na ang nilalang. Ngunit bago pa niya magawa ang mga bagay na iyon, biglang tumama na sa kanyang tiyan ang mga kuko ng nilalang na siyang nagiging dahilan para mapasigaw itong si Paing dahil sa sakit. Agad itong tumilapon at tumama pa ang katawan nito doon sa mga puno ng kahoy. Ang limang kalalakihan naman agad na nagsiksika na ang mga ito doon sa tabi ng malaking puno ng kahoy na nababalot na ng sobrang pagkatakot. Nanginginig pa nga ang kanilang mga tuhod sa mga pagkakataon na iyon. Itong si Paing, bago pa siya makabawi ng wisyo at makabangon, nasa kanyang harapan na ang mabangis na nilalang na nakangisi sa kanya. At kung kanina hulma lamang ng katawan ang kanyang nakikita, ngayon kitang-kita na niya ng buo ang hitsura ng nilalang. Maaring ipinapakita na nito ang tunay na hitsura. Sa tingin ni Paing, nasa mahigit 7 talampakan ang tangkad ng nilalang. Malapad at malaki ang pangangatawan, mabalahibo din ang buo nitong pangangatawan. At kapansin-pansin agad ang kakaibang haba ng kanilang mga bisig kumpara sa kanilang mga paa. Mayroong mga matutulis na mga ngipin ang mga ito at mayroong mga matatalas na mga kuko. Sa isip ni Paing, kailangan niyang makakilos agad at makagawa ng paraan para takasan ang nilalang na nasa kanyang harapan. Ngunit napamura itong si Paing dahil ayaw sumunod ng kanyang katawan. Dahil iyon sa pagkayanig ng kanyang katawan at sugat sa kanyang tiyan nang tamaan siya ng mga kalmot ng nilalang kanina. Ngunit bago naman muling maatake itong si Paing ng nilalang na burak, biglang may umibis doon na sobrang bilis, isang batang paslit, at walang pagdadalawang isip na agaran itong nagpakawala ng mga pagsapak. Sa gulat ng nilalang, agad itong napatalon paatras. Napakabilis din ng kilos ng nilalang, ngunit agad itong nasundan ni Buno at pinagsasapak ng bata. Hanggang sa mapuruhan na ito ni Buno, bumagsak ang nilalang na burak na wasak ang panga dahil sa mga ginawang pag-atake nitong si Buno. Gayunpaman, agad na nagagawa nitong mawala sa harapan ni Buno at magagamit ang kakaibang kakayahan nito. Agad itong lumundag palayo sa bata. Gulat na gulat din ang nilalang na iyon at hindi inasahan ang bilis at lakas ng batang umaatake sa kanya. Hindi nga nito inaasahan na tamaan siya ng pagsapak at galing pa sa isang bata. Ngunit sa hindi malaman na kadahilanan, kahit na nagawa nitong mawala sa paningin ng bata, biglang lumundag pa rin itong si Buno at nasusundan pa rin ang nilalang na iyon. Walang kalam-alam ang mga nilalang na ito na hindi iubra ang kanilang kakaibang kakayahan sa batang si Buno dahil sa mga mata nito, na ang isang mata nitong si Buno ay galing sa mata ng timawang engkanto. Kaya nakikita pa rin ng bata ang mga nilalang. Namumula na ang isang mata nitong si Buno at sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na nitong naabot ang papalayo na sanang nilalang. Maagap naman na nagtatakbuhan ang iba pang mga nilalang para tulungan nila ang kanilang kasama. Ngunit huli na, agad na nagpaulan na ng mga sapak itong si Buno na naging dahilan para muling tumimbuang ang nilalang at mabalik pa ang mga buto nito sa dibdib dahil sa lakas ng mga tama. Pagbagsak nito sa lupa, agaran na itong binawian ng buhay. Nang dumating naman
ang iba pang mga nilalang na sa mga pagkakataon na iyon gamit pa rin ang kanilang mga kakayahan, nawindang ang kanilang mga isipan nang makitang patay na ang isa nilang kasama. Ganon lamang kadali na napatay ito ni Buno. Agad naman na sumigaw itong si Manong Takor na huwag lumayo itong si Buno sa kanila. Hindi sa natatakot itong si Manong Takor para kay Buno, kundi huwag itong lumayo para makatulong agad sa kanila kung sakali. Nagulat din kasi itong si Manong Takor dahil hindi niya inaakala na kaya palang makita ng batang si Buno ang mga nilalang na ito, na sila nga ay hirap na masipat ang mga kinaroroonan ng mga ito. Kung hindi nga lamang nagtatangan itong si Manong Takor ng kakaibang kakayahan sa pang-amoy, maaring napapahamak na rin ito kontra doon sa mga nilalang na mga burak. Kaya hinala ng matanda, mayroong tangan na kakaibang kakayahan din ang batang si Buno na kayang makita ang kinaroroonan ng mga nilalang sa kabila ng mga ginagamit nitong kakaibang mga kakayahan. Samantalang ang isa pang batang paslit, habang nanonood itong si Utoy sa naging bakbakan sa paligid, inaabangan ng bata ang paglapit sa kanila ng mga nilalang. Tulad kasi ni Manong Takor, hindi niya masyadong maaninag ang mga kalaban na nasa paligid. Ginagamit lamang nitong si Utoy ang kanyang pang-amoy. Hindi man ito katulad ng lakas sa pang-amoy ni Manong Takor, ngunit naamoy pa rin niya ang mga nilalang dahil na rin sa lapit ng mga ito sa kanyang kinaroroonan. Ang limang mga kalalakihan naman, nabuhayan na ng loob ang mga ito nang makita kung paano pinabagsak ng batang si Buno at ng matandang si Manong Takor ang mga nilalang. Samantalang ang isang antingero, agad na kumilos na ito para tulungan at alalayan ang nakabulagtang kasamahan. Kahit pa nga itong si Paing na may tama din sa kanyang tiyan, pilit itong kumilos at tumulong na din doon sa kanyang mga kasamahan. Napakagat na lamang sa labi itong si Paing. Ngayon pa lamang siya nakakaharap ng mga ganitong uri na mga nilalang na mayroong kakaibang mga kakayahan. Batid niya ang tungkol sa mutya ng tagulilong. Ngunit sa mga ganong uri na mga kakayahan, kaya niyang wasakin ang mga iyon sa pamamagitan ng mga usal. Ngunit ang mga kalaban nila ngayon, makailang ulit na siya na nagbato ng mga usal na pangwasak. Ngunit wala itong silbi doon sa mga nilalang na nasa paligid. Nahirapan pa rin silang masipat ang mga ito at ang nakakabahala pa. Bukod sa mahirapan silang matuntun at makita ang mga ito, kakaiba din ang bilis ng mga nilalang. Kaya sa ngayon, umaasa na lamang sila kay Manong Takor at doon sa dalawang mga batang paslit. Agad na tinungo ng mga ito ang kinaroroonan ng limang kasamahan nila. Kumilos na din ang mga ito para tulungan sila na mapadali ang kanilang pagpunta doon sa kabilang bahagi ng mga puno ng kahoy. Ngunit may naaninag na bagay itong si Paing ang napakabilis na umibis sa kanilang harapan. Batid niyang umatake na sa kanila ang kanilang kalaban. Kaya napasigaw na itong si Paing na kailangan nilang dumapa. Wala siyang ideya kung sa papanong paraan sila atakihin, basta ang naisip na lamang niyang paraan ay ang dumapa sa lupa. Ngunit bago pa sila maabot ng pag-atake ng nilalang at makadapa doon sa lupa, biglang lumundag itong si Utoy na kanina pa mariin na pinakiramdaman ang mga bawat galaw ng mga nilalang sa paligid. Gamit din ang pang-amoy ng batang paslit, agad niyang dinamba ang isa sa may likuran. Gulat na gulat ang burak sa biglang pagsulpot nitong si Utoy. Hindi din ito inaasahan na maabot siya ng bata ng ganon kadali. Hindi na iyon binitiwan pa ng batang paslit. Nagkakasubukan na ang mga ito sa lakas. Pilit kasing inabot itong si Utoy ng nilalang na sa mga pagkakataon na iyon nakakubabaw na ang batang paslit sa kanyang likuran. Ngunit mas lalong kumapit pa nang mahigpit ang bata habang nagpakawala na ng mga pagkalmot itong si Utoy sa likuran ng nilalang na burak.
hanggang sa tuluyang mapatumba niya ito sa lupa. Ngunit bago pa ito matuluyan ni Utoy, biglang may humablot sa kanya. At walang ano-anong ibinalibag itong si Utoy. Mabuti na lamang nagawa ng bata na makontra ang lakas ng pagkabalibag sa kanya. At hindi ganon kalakas ang pagkatama ng kanyang katawan doon sa puno ng kahoy. Wika din agad itong si Paing nang makitang hindi pa tuluyan ng namatay ang isang burak na inatake ni Utoy kanina. Magpapatuloy kayo doon sa gilid ng malaking puno ng kahoy. Susunod na lamang ako sa inyo. Tutuluyan ko lamang ang isang ito. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, isa din kasi sa mga kahinaan ng mga kalaban nilang mga nilalang kapag nasusugatan ang mga ito ng malubha, nawawala ang kanilang kakayahan na naging dahilan para sa mga pagkakataon na iyon, kitang-kita na nila ni Paing ang kabuuhan ng itsura nito habang nakabulagta at pilit na makatayo. Kahit naramdam pa rin ni Paing ang pagkirot ng kanyang sugat sa kanyang tiyan, hindi na niya iyon pinansin. Ngayon na ang pagkakataon na makapaghiganti siya doon sa mga nilalang na ito. Itinaas na niya ang kanyang armas at pagkatapos mabilis na tumakbo at lumundag doon sa katawan ng burak. Pagkatapos walang habas na pinagtatarak niya ang kanyang matalas na armas sa iba't ibang parte ng katawan ng nilalang na siyang nagiging dahilan para sa agaran nitong pagkamatay. Bago pa iyon, iniwan ni Paing makailang bisis pa niyang pinagsasaksak ito sa katawan at pagkatapos agad na itong tumakbo papunta doon sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama. Samantalang itong si Utoy, dahil hindi ganun kalala ang pinsala na natamo ng bata, agad itong nakabawi ng lakas at gamit pa rin ang kanyang kakayahan agad na inatake niya ang isang dumaklot sa kanya. Sumingasing sa bangis ang bata habang nagpapakawala ito ng mga pagkalmot. Pati sina Buno at Manong Takor walang pakundangan na inatake ng mga ito ang mga natitirang mga nilalang. Lumipas pa ang ilang mga minuto, may natamong sugat man itong si Manong Takor, ngunit sa kalaunan ng kanilang labanan, tuluyan din na napatay ng mga ito ang lahat ng mga nilalang. Ngunit sa isip ni Manong Takor, hindi nila magagawa ang mga bagay na iyon kung wala itong si Buno. Si Buno pa nga ang tumulong sa kanya nang matamaan siya ng mga pag-atake ng mga burak. Nasa 12 mga napatay nilang mga nilalang na sa mga pagkakataon na iyon nakabulagta doon sa paligid ng kakahuyan. Nawala na din ang kakayahan ng mga ito. Kaya kitang-kita na nila ang mga hitsura ng mga ito habang nakahandusay. Agad na utos ni Manong Takor doon sa 2 mga batang paslit. Utoy, Buno, tulungan ninyo akong bitbitin ang mga ito. Ihulog natin ang mga ito doon sa ilog para tangayin ng agos ng tubig pababa at mapunta doon sa patag. Ang mga bangkay ng mga ito ang gagawin natin na ebidensya doon sa mga taong nakatira sa patag, na ibig sabihin lamang napatay natin ang mga pinakamabangis na mga nilalang dito sa kagubatan ng Kurako. Sinadya din iyon ni Manong Takor dahil may balak siyang pag-aralan ang mga kakayahan ng mga nilalang na ito. Baka sakaling sa mga darating pang mga pagkakataon, makakaharap na naman nila ang mga nilalang na ito at mayroon na silang ideya kung ano ang mga kahinaan ng mga nilalang na mga burak. Makalipas ang ilang mga minuto, matapos na maihulog nila ang lahat ng mga bangkay doon sa ilog, nagpasya itong si Manong Takor na halughugin pa rin ang gubat para makasigurado itong wala ng iba pang mga nilalang na mga burak ang naninirahan doon sa lugar.